paano maging artista. This is Koreano achievement yun because minsan nasa taas, minsan nasa baba. What is up, guys? What is up, guys? Benedict here. It's been a while. Merry Christmas! Tuloy ko pa ba yan? Nung nag-good morning ako, maayos sa itsura ko, pero nahulas ako after ng mga dance break dun. Today is a very, very good day because I woke up early and I am planning to be productive the entire day. Inihingal ako. Nag-story ako kanina na gumising ako ng 6 a.m. pero hindi ko kinaya yung 6 a.m. So nag-alarm ako ulit at nagising ng 8:30 a.m. Achievement yon because usually nagising ako ng mga 11, 12. So I have the entire morning to do whatever I want. I'm so excited! Aray! Ba't ka namamangga? Kung ano yung mga nakikita ko sa internet, mga kalokohan early in the morning. At eto na nga, Vermonths na guys. Hindi ko matandaan kung ano nangyari this year, pero 2022 na po in 4 months. Oh, no. Whatever, I really hope na matapos na itong lahat para we can all maximize our life. Hindi ba naman maximize yung life kapag mag-isa sa bahay? For me, hindi masyado eh, kasi extrovert ako eh. Pero, sige, huwag niyo napansin yung sinabi ko, baka makancel ako. Since medyo proud ako na ang aga ko nagising today, I'm gonna do a quick Q&A with you guys. I posted on Instagram and on Facebook. What are the random questions that you wanna ask me? May it be weird, personal, creative? I'll try to answer your questions. Okay, first, what is your current favorite BTS song? Ang pinaka-catchy for me is the up-to-date song, which is Permission to Dance. But my all-time favorite song is na-miss ko na yung hip-hop era nila kasi feeling ko yung songs nila now compared to before sobrang iba na. But I also like their recent songs. I really appreciate lahat ng effort na ginagawa nila for their fans. I wanna know also, what's your favorite song? Huwag kayong mahiya kapag sinabi na ano ba yan, favorite song mo, eh, bago lang yan, di naman yan luma. So what? Okay lang yan. Huwag tayong maging toxic fans. If you're a new army, welcome to the club. If you're an old army, let's welcome them to our club. Waxed, shaved, or trim? Guys, ayoko ng mga ganitong questions kasi ang dali. Siyempre trim, kasi hindi makate. Never ko pa na-try yung mag-wax kasi feeling ko sobrang sakit nun. Yung tipong parang matatanggal yung balat pati ni Super Junior, pero I will add that to my bucket list. Hindi ko pa na-try kung paano ang feeling na magpa-wax ng private area, pero it's also an experience. So these are really weird questions. Tayo-tayo lang naman to. Tayo-tayo lang. Check out my new phone. This is Huawei Nova 8i. Damn! Para nakompleto ko na lahat ng Huawei Nova units. Ito ngayon, 8i na siya. So it... Bakit may langaw dito? It has 64MP AI quad camera. 1, 2, 3, 4. And then another one dito sa harap. So yan yung gamit ko ngayon. Na-enjoy ako pag nagsa-selfie ako with this. Kasi kahit low light, maganda yung quality. And kanina lang nag-mirror selfie ako tapos pinost ko sa Instagram. Pang limang araw ko na siyang ginagamit eh hindi talaga siya lagi. Hindi siya lagi nagre-reply sa akin. Joke. Ang bilis mag-process ng mga photos, videos, and the photos that are shot with this camera, super clear niya. 64MP. I'll link it on the description box kung magkano siya at saan ko siya binili. But when you research on the internet, Huawei Nova 8i has a big CMOS sensor. That's actually bigger compared sa mga competitor phones niya. Tech vlogger. Bakit hindi niyo po pinapakita yung magulang mo sa vlog mo, Kuya Ben? I guess yung parents ko, they're really private people. Nung una, pati kapatid ko, ayaw niya magpakita sa camera. And wala siyang choice. Sinasama ko lang siya sa mga vlogs lagi. So ayun, lo and behold, katandem ko na siya ngayon sa vlogs ko. And hindi ko na siya maalis sa mga videos ko kasi lagi niyo siya hinahanap sa akin. But kidding aside, I really love seeing him stepping out of his comfort zone. Gumagawa niya siya ng sarili niyang content at the same time, trying to educate people with the right amount of entertainment and substance. What does lanjiaobin means? Because my friends told me that so many times ago, hindi niya alam yung meaning nun. If you're Chinese, maybe you can be the one to tell him, but I'm not gonna say it in this video. I can't say it. Nananood yung nanay at tatay ko, so I can't say it. I'm sorry. This one is from Kyoki Hano. Hindi ko alam ang lakas ng trip niya. Nag-reply siya sa post ko sa Facebook. Nagtanong siya ng, bakit? At talaga, Charmaine, pa. What is the value of X and Y? Napasabak tayo sa math dito. Pare silang walang value. Yung X ko na nabasa dito, wala yung value. Kaya nga, Y.
diba? Okay, last na yun. I'm not gonna talk about my ex anymore. Wala naman akong sinabing masama. Yung ex ko, na nabasa ko dito, walang value. Kaya nga, why, diba? Kasi natanong ka, why? Kayo, kasi napapahamak ako dito. Can you give your viewers an inspirational quote made by your own? If yes, what it is? What is it? Inspirational quote. Hindi ako inspirational. I've always said this quote before, do not delay your dreams. And I always hold on to that, na kapag may gusto kong gawin or may pinapangarap ako, hindi ko siya ilalet go. Pero kasi naririnig niyo na siya ng madalas. So, yun pa din. Kasi mga pagsisisi natin, lagi yan after natin ma-realize na, sana ginawa ko to nung bata ako. Sana tinapangan ko. Sana nag-sacrifice ako ng konting time. Sana sinabi mo. What else? What's the worst thing you realize about yourself upon entering the world of YouTube? Usually, maganda kasi na-realize ng iba, pero baka naman meron ding worse. Sobrang gusto ko tong question na to. Marami akong mga realizations upon entering the YouTube world. One, halos lahat ng YouTubers super supportive of each other. Two, hanggang 10 kasi to eh. You get to be flexible with your own time. Nobody controls you. You get to be yourself. And that's good. Yung branding mo is you as a person and you're not trying to be somebody else. And a lot more na I'm sure I've already told you guys before. Yung worst realizations ko, at this point in my life, wala na akong pakialam if I get more views or not. And that is true. Simula nung nag 1 million ako, parang hindi ko na alam kung ano yung magiging goal ko. Definitely, hindi na sa views nakafocus yung utak ko and all. I just wanna focus on whatever I wanna do. But focusing on the worst realizations I've had, hindi na ako magda-drop ng names kasi ibang channel na yung Fashion Police na yun. May mga tao talaga na mamimit mo for a short time lang, tapos pagka nagtagal, mahuyo ka na. Parang ganon. And hindi ka always nasa taas, minsan nasa baba ka. And that's okay. Pero pinaka hindi ko gusto is pag naka-witness ako, lalo na sa mga bagong enter ng YouTube world, na-witness ko na unti-unti lumalaki yung ulo or yumayabang, and that makes me feel bad kasi parang roller coaster din talaga ang YouTube career. Minsan nasa taas, minsan nasa baba, depende sa mga ganap mo sa buhay, depende sa kasipagan mo, ganyan. Everything is temporary. So, nasasad lang ako pag naka-witness ako ng mga ganun, nakakalimot sa mga tumulong sa kanila, yung mga ganun. Siguro first time ko naka-experience din nung ano, in-issue ka for views. Oh well, but I do believe in karma. Kapag sinuwerte ka, be happy for yourself, share your blessings, and don't pull down other people. It also reflects character. Parang kachupo yung buhok ko ngayon. Gusto ko nang paikli ng buhok. Wait lang, baka malawbat ako. I-charge muna natin siya. Nag-live ako last time, super impressed na impressed ako dun sa supercharge feature niya. Hello! Ang dami ko na-download dun sa app gallery, yung mga top apps na ginagamit ko palagi. Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Telegram, Lazada, Mobile Legends! Thankfully, super dali lang i-navigate ng app gallery. What book do you wish would be turned into a movie? Ha, ang dami! Pero wala akong maiisip. There's this quote I shared before, if you know how to love, you will never run out. It was actually from a book called My Name is Memory, written by Anne Brashear. It was a random book na nabili ko lang dun sa book sale, alam mo yun. I was drawn to the title or the look of the book. Hindi ko din alam bakit. So when I read it, it was about reincarnation. Si Guy, na-meet niya yung soulmate niya pero namatay sa fire. Ang nangyari, si Guy nare-reincarnate siya from generation to generation. And for some reason, nagsistay yung memories niya. And he actually recognizes kung sino yung mga past life ng mga na-meet niyang tao. That's so cool! I'm really drawn to mga movies and books na about reincarnation. If you know some, please recommend it to me. I will watch, I will read them. Na-meet niya yung lover niya or yung soulmate niya. And then this girl actually doesn't have any memory of him. From generation to generation, either nawi-witness niya na namamatay ulit, nawi-witness niya tumatanda, pero hindi talaga siya naaalala nung lover niya. Imagine you keep on being reincarnated, tapos ikaw lang nakaalala ng lahat ng memories. That's so torturous. It's such a good story. Nag-geek out na ako dun. But anyway, what is the biggest mistake that you've done in your life? Na-realize ko lately, I am too selfless. Lagi ko iniisip yung ibang tao bago sa akin. I've always put my friends, my family, my loved ones on top. And lagi ako second priority. So yun yung pinaka nire-regret ko. Kasi come to think of it now, parang wala akong bucket list sa sarili ko. Wala akong gusto. Lahat para sa ibang tao. Nagiging wake-up call yung kapag kailangan mo pala yung ibang tao tapos wala sila dyan. Parang medyo masakit pala. Although hindi ka naman galit, medyo masakit lang. Another thing is, lagi ako nakikinig sa sinasabi ng iba. Parang nawala ako yung freedom sa sarili ko because I took into consideration yung mga constructive criticism.
baboy. Criticisms na mga nabigay sa akin. Simple comments na, uy, mas maganda yung buhok dati. Tapos ako, ay, sige na, ibabalik ko na nga. Ano pa ba yung mga ginawa ko sa buhay ko na pinakinggan ko ibang tao? Pag magbablog ka, dapat prim and proper, huwag kang magmumura. Tapos para sa akin, I don't wanna compromise the reality na ako medyo walwal ako. Gusto ko lang magpakatotoo sa vlogs. Okay? Kaya siguro lesson na rin yan sa mga taong mahilig mag-comment na ikaw dapat ganyan ka, ikaw dapat ganyan. Stop doing that. You should never dictate sa ibang tao ano yung dapat nilang gawin at hindi. You can only give constructive criticisms kindly and your opinions when it's being solicited. Totoo po bang may dentures kayo? Pwede po bang patingin? Yes, nakapustiso po ako dati, pero ngayon hindi na. Thank you so much, Dr. Ampong. Nagkaroon ng face sa life ko na every month nandun ako sa dental clinic ni Dr. Ampong kasi ang daming ganap sa ngipin ko and ito talaga yung biggest insecurity ko. Let me know if you want me to dedicate an entire vlog about it, but I'm willing to do so. So, ito na yung ngipin ko ngayon. Wala nang pustiso. So much better than before. Kamusta po makasama ang The Juans? Sobrang saya dahil for the first time na meet ko sila sa YTFF event. So young in person and so talented. Although, ginalingan nila eh kasi nag-request ako sa kanila ng ano, mag-duet kami. Tapos, hindi ko alam mag-harmonize pala silang lahat. Grabe, ang talented. Pero hindi ako nakasabay. Hindi tayo pwede. Pinagtagpo, pero di tinadhana. Kuripot ang mga Chinese. I would say most ng mga Chinese kuripot, but I don't think it's appropriate kapag na-stereotype natin na lahat ng mga Chinese kuripot, lahat ng mga Arabo mahiling magpautang. For me, it's already 2021, so alisin na natin yung mga remark na tatawagin natin mga Chinese na inchik. Pretty much the same as the N-word, or kapag nakakita tayo ng mga Chinese, sabihin natin, ching chong chang, ching chong chang, kasi for us, nakakatawa yun, pero kapag ginawa yun sa atin, like for example, nasa abroad tayo, and I try to speak in English, for example, can I buy a hamburger? Tapos sasabihin nila sa akin na, can I buy a hamburger? Pag ginawa siya sa atin, na-offend tayo. But when we do it to other people, when we're being a little bit racist to other people, hindi natin nararamdaman. So let's try to slowly change that, so that we can have a sound society that lives in harmony. Wow! If the world will end tomorrow, what do you want your legacy or last impression to be? Hindi ko alam kung ano magiging legacy ko kasi hindi naman ako like hero. Ang alam ko lang that my content will be out there forever as long as there's internet. I don't wanna live my life thinking of what legacy to leave. But if I die, mas gusto kong tanong instead na what was his legacy? I was he happy? Was he contented? I like that more. Ikaw po ba yung vocal master sa Girls Planet 999? Ang dami nagtatag sa akin dito. Kamukha ko ba siya? Hindi ko makita. Alam ko may ibang picture dito eh. This is Korean, no? Hindi siya Chinese. Hindi pa rin. Hindi ko nakikita. Paano maging artista? Hindi ko din masyadong alam. Pero I suggest pag gusto mong gawin yung isang career, aralin mo kung ano yung ginagawa ng career na yun. So, maging artista, aralin mo mag-acting. Photographer, mag-aral ka ng photography. Mag-YouTube ka ng photography. Learn what that someone does. Walang overnight transformation na boom, vlogger, boom, artista, boom, astronaut. Do you think being unproductive is a waste of time? Is it because I always advocate productivity? Sige, I will record my answer here using my Huawei Free Buds. It's okay to be unproductive sometimes because sometimes we need to rest. But when unproductivity is becoming a habit, then that's the time that it becomes a waste of time. And that's it for this video. Thank you for sending in your questions. Comment of the day, we have Rodski. Sabi niya, perseverance is the key. With hard work, confidence, and prayer, you can achieve it. So keep doing what you're doing. Thank you. I love you guys so much. I'll see you guys again on my next video. 再见.